Welcome to my channel. Hello everyone! Maganda araw po sa ating lahat mga kasuke. So for today's vlog, ito yung vlog ni Mr. J, the PWD. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel, support po natin siya, si Mr. J, the PWD. Isa sa mga Kalinga Partners na nagpatuloy ng kanyang adhikain na makatulong sa ating mga mahirap na kababayan, no? Nagpang-apat na pabahay na niya, yung pinagawa niya dyan sa Zamboanga. So, supportahan po natin yung kanyang channel. Ito po yung kanyang channel, mga kasuke. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanya, support po natin siya. So, ngayon, syempre, support din po natin Bal Santos Matubang, Kalinga Frab, at Edna Vlogs, at yung aking YouTube channel, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So tara, panoorin po natin ito. Isang pamilya ang natagpuan ni Mr. J at sobrang nakakaawa yung kanilang kalagayan. Tatlo yung kanilang anak at kita naman po natin yung kanilang tirahan. So dahil dyan is pababahayan po sila ni Mr. J at kita naman po natin yung sitwasyon ng kanilang tirahan. Sobrang sira-sira na po yung kanilang bahay at pabagsak na ito. Kaya napakadelikado para sa kanila, lalo na't may mga anak na maliliit pa. Maliliit yung kanilang mga anak at kailangan ng maayos na tirahan. So si Mr. J, ito yung kanyang panibagong pabahay na kanyang tutulungan. Ang kita mo sa isang araw? Nag-araw ng 300. 300, oo. 300, no? Tapos wala pang libre? Wala pa. Walang libre, oo. So, yan yung sobrang hirap talaga ng buhay. Kaya, hindi nyo napaayos tong bahay ko yan, oh. Kaya di, wala ninyo napaayos yung balay, kay kulang sa budget. Kulang. Mm-mm. Sobrang kawawa na yung bahay mo, matumba na. Haligi, oh. Oo. Bato. Mga haligi mo, ay wala na, bulok na. At ito talaga yung dapat na aksyonan kasi may mga bata, kuya. May mga bata ka ba? Tapos ano, mahuhulog yung mga bata mo diyan sa ano? Sa sahig. Pagpagawasan mo na sila kay mahangin ba? Pag mahangin, malalabas kayo, oo. Uyog god. Kaya nga eh. Ano talaga to pag mahangin? Yayanig talaga to kasi ano na eh, bulok na yung mga ano, haligi. Yan to, no? So, yan po yung sitwasyon. Grabe. So, ayan nga po, nakita natin yung kalagayan ng kanilang tirahan, no? Sobrang pabagsak na, sira na, at nakatakot ng tirahan, lalo na may mga anak sila maliliit. So, itong sa pamamagitan ni Mr. J is pagagawan po sila ng bahay. Sa tulong din ng, syempre, ng sponsor ni Mr. J, dahil naawa dun sa sitwasyon at kalagayan nila, ay paggagawan po sila ng bahay. Dahil yung hindi nila kayang magpagawa ng bahay, mga kasuhay, dahil itong si Kuya, ang hanap buhay niya lang is dun sa palayan, sa isang araw ay 300, hindi naman siguro araw-araw na kumikita siya ng 300, no? Kaya wala silang kakayanan na mapagawa yung kanilang tirahan kahit sira na, no? Nagtiyagaan nga lang sila na yung bubong ng bahay nila is trapal yung inilagay, no? So, mahirap po, lalo na kapag ulan ng ulan, may bagyo, ay napakadelikado yung kanilang tirahan. Kaya sa pamamagitan ni Mr. J is tinulungan niya na ito na mapagawan ng bahay sa tulong din ng mga sponsor na nakaalalay kay Mr. J. Kung hindi dahil sa mga sponsor, syempre, hindi kayang matustusan ni Mr. J yung pabahay, no? Kita naman po natin, tinitingnan ko yung mga views ng kanya, mga upload na videos, ay sobrang bababa po, no?
Siyempre, wala siyang sasahurin, lalo na kapag ganyan na sobrang bababa ng views ng kanyang mga ina-upload, eh, kailangan talaga niya maraming views para mas maraming matulungan, no? So, dahil sa mga tumutulong kay Mr. J, is ito yung gusto nila na mapagawa ng bahay dahil naawa sila sa sitwasyon at kalagayan ng mga bata, no? Maliliit po yung mga anak nila, kuya at saka ni ate, maliliit pa, tatlo yung anak, maliliit. So, kailangan talaga yung maayos yung tirahan nila. So, dahil dyan, nakita naman po natin si Mr. J talagang porsigido siya na matulungan ito at naawa siya ng sobra dahil talagang kailangan mapagawan sila ng maayos na tirahan. So, yung bahay na yan, mga kasuki, is pinagawa na po yan ni Mr. J. Itong kauna-unahang pang-apat na pabahay na ni Mr. J, no? At napanood na rin po natin yung update sa mga, yung pabahay na yan is tapos na at ribbon cutting ngayong araw. So, congratulations kay Mr. J dahil panibagong pamilya na naman yung kanyang natulungan at bagong pamilya yung nabago yung kanilang kalagayan, no? Although dyan sa bahay nila is mahirap din kasi bumabaha, kaya kung napansin nyo po is mataas yung ipinagawang bahay ni Mr. J ay dahil bumabaha pala dyan sa lugar na yan. So, nakita naman po natin ito yung bahay na bago, na ito yung dati, at nakita natin na napakalayo ng improvement. Talagang makakatulog na sila na maayos dyan, na hindi sila matatakot na mababasa ng ulan. Tapos yung hangin, eh, alam naman na natin kapag ganyan, malakas ang hangin dyan sa lugar na yan. Nasa, ano sila, yung nasa malapit sa palayan, malakas po ang hangin dyan kapag halimbawang may bagyo. Hindi na sila matatakot, no? Kasi maayos na yung bahay nila. At nakita natin na talagang napakabilis ng paggawa dun sa bahay nila. So, congratulations dun sa family ni nila na natulungan ni Mr. J sa tulong ng mga sponsor, dahil sa kanila ay nabago yung kanilang bahay at naging maayos yung kanilang magiging pagtulog dyan, yung pagtira nila ay magiging maayos. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at suportahan po natin si Mr. J the PWD. Support po natin yung kanyang mga videos. So, hanggang dito na lamang po muna. At hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!